So, heto na ang ating marinated pork chop. Ready na to fry later. So, naka-ready na to for our dinner. Marinated pork chop. Magluluto po tayo ngayon ng pork chop. So, ang una po natin gagawin ay imamarinate po natin ang pork. At gumamit po ako ng salt. Tapos, vinegar. Kunting olive oil. Calculate nyo lang po guys ang pag itachansa nyo lang po yung ilalagay nyo. Hindi na ako nagme-measure. Tsaka yung soy sauce. So, lahat Pilipino po ang gamit ko. Pilipino soy sauce, Pilipino vinegar. Tapos, lagyan nyo rin siya ng black paper, ground black paper. Tapos ko na siyang lagyan lahat. At ngayon, mag-a-add lang ako ng cornstarch. Paubos na yung cornstarch ko. So, hindi nyo naman kailangan lagyan ng madami. Kasi itong cornstarch ay tumutulong sa para lumambot ang ating meat. So, ubusin ko na to kasi wala na siyang laman. Naubos na yung cornstarch ko. Kaya ito, simot na simot. So, ayan. Pagkatapos nyo ilagay lahat yung pang-marinate nyo guys, haluin lang natin para talagang manunuot yung ating mga sangkap. I-mix lang natin. Pwede nyo rin siyang lagyan ng kunting sugar. Lagyan ko siya ng konting sugar. Kuhala ko ng sugar. So, a pinch of sugar, guys. Pwede nyo rin siyang lagyan. Ito yung sugar ko. So, konting-konti lang. Then, ayan, haluin po natin ulit ang ating marinated pork chop. So, napakasarap nito guys, pag na-prito nyo na. Ganito lang ako mag-marinate ng pork chop guys. Dagdagan natin ng konting soy sauce para mas gumanda yung kanyang kulay. Yung iba kasi hindi pantay yung kulay. So, pagtingin nyo, kulang pa siya ng soy sauce, mag-add lang kayo ng konti. Pwede rin kayong gumamit ng dark soy sauce, guys. Any soy sauce ay pwede.
So, mix nyo lang siya ng i-mix para kakapit yung ating mga ingredients sa ating karni, sa meat. Kung mayroon kayong garlic powder, guys, pwede nyo rin lagyan ng garlic powder. Mahilig kasi ako sa garlic, kaya yung powder. Hindi talaga ako dating mahilig sa powder, sa garlic, guys. Pero, nung nalaman ko kay Jolix na naglalagay siya ng garlic powder sa kanyang pansit, oh my God, magmula nun, na-inlove na ako sa garlic powder. Pero, naubos na yung garlic powder ko, kaya ito, hindi ko siya malagyan ngayon. Next time, pag mayroon ako ulit, so, maglalagay na ako. Hindi pa kasi kami nakapag-grocery. Kaya, heto, kulang-kulang siya. Pero, kahit ganito lang, guys, masarap na siya. So, hayan, okay na yan siya, guys. Hintayin lang natin ng mga 15 to 20 minutes or 30 minutes ay pwede na natin yang iprito. O kaya, kung may mas oras pa kayo, pwede nyo rin yang ipa-overnight para mas nanunuot yung lasa. So, ako ngayon kasi panghapunan namin to. 30 minutes ay okay na sa akin. 15 to 20 minutes ay okay na rin. Yun na yung pinakamabilisang luto ng ating marinate. Marinated pork chop. So, ayan. Takpan muna natin yan. Tapos maya-maya, lulutuin na natin yan. Okay, guys. So, 30 minutes ko lang siyang minarinate, guys. Pero pag gusto nyo mas matagal pa, pwede rin. Nagpiprito na ako ng pork chop ko ngayon. Nire-ready ko na ang aking kawali. Pinapainit ko lang. Yan. Yan kong uminit at lalagyan ko na ng mantika. Okay na yan, guys. Lagyan na natin ng mantika. Ay, nantay ko pala yung pagmamarinate ko kanina. Mabilis akong naligo. Naligo ako ng mabilisan. Pwedeng konti lang ang lagay yung mantika, guys. Kasi nagmamantika naman yung ating carne. Baliktarin nyo rin muna bago nyo isalang ng tuluyan. Para malasa talaga yung pork chop nyo. Mainit ka na. Lagyan na natin ang ating ayan nyo, guys. Pag nakita nyo medyo brown na siya, paliktarin nyo naman. Antayin muna natin ng saglit. Maya, babaliktarin natin yan. Habang piniprerito nyo, guys, lagi nyo rin siyang i-check. Kasi baka sunog na yung kabilang side. Baliktad-baliktarin din natin. Kita nyo, guys, nagtutubig po yung pork dito. Kaya, hintayin nyo yung matutuyo bago natin siya ulit baliktarin. Kasi yung lasa niya napupunta sa tubig. So, hintayin natin siyang matuyo para ma-absorb ulit sa karne.
Hindi ko yan tinatakpan, guys, kasi pag tinakpan ko, mas maraming tubig ang lumalabas, kaya huwag nyo pong takpan. Kayo ay mga nagpiprito pag nasa ibang bansa kayo, kasi parang ang daming tubig lumalabas, parang sa manok din. Ito na, guys, ang ating pork chop. Luto na siya. Medyo yung soy sauce mabilis lang masunog, pero hindi yan sunog ang meat niya, guys. Pinunasan ko ng tissue para maalis yung mga mantika. Pag sa tingin niyo masyadong mamantika, kuha lang kayo ng tissue at i-absorb niyo yung mantika doon. So ayan, pwede niyo lagyan ng sibuyas sa itaas ng side dish. That's it for our video today, guys. Thank you for watching and see you next time. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na rin po. Click the bell button and select all para ma-notified po kayo sa mga susunod po pa pong videos. Bye and God bless everyone!